With that billions and billions of pesos na surplus every single year, eh magdudugtong yan ang maraming buhay. So I will pass, i-revisit ko yung ano nyo, charter. Yung 2,000 na nawalan ng hanap buhay, gusto kong maibalik yun. Na gustong magkaroon ng munting negosyo. Pinatay. Ano pong problema doon, Ma'am Salvador? Minsan po nagbabasa siya ng ibang amount. Po natin is 2.2 billion. Okay. So magkano ang napunta doon sa charity? 30% of that po, sir. Which is? 30% at 2.2 billion. 240 million. Ito may 1.3 tayo. Na sana yung 1.3 binuhos na lang natin doon sa ano? Sa kawang gawa. Okay. Yes, Mr. Chairman. Mr. Chair, kasi ang revenue allocation po namin is mandated by law. Talaga pong 30% will have to go to charity. Even if we wanted to pour all po the prize fund reserve, it will remain po sa prize fund po yun. Yun po ang, our charter will be amended po. Okay, then we will change the charter. We will change the charter and at the same time, papahinto ko yung pag-augment sa premyo. So, that will change the charter. Is that yung bang sinasabi ni Mr. GM? So, i-change ko yung charter ninyo na para hindi na kayo mag-augment. Opo. If you can help us po dyan sa limit. Actually, restricting po talaga yung charter namin. Tataasan ko yan na para yung mga surplus mapunta na sa charity. Sige po, if you could, the legislator, we would really appreciate that po. Kasi po, maraming mga probinsya na wakulang ambulansya. Maraming mga probinsya na kawawa yung mga ospital. Maraming mga kababayan natin na namamatay dahil walang pambayad. Hindi na ng kidney dialysis, chemotherapy. With that billions and billions of pesos na surplus every single year, eh magdudugtong yan ang maraming buhay. So I will pass, i-revisit ko yung ano nyo, charter na to make sure yung mga surplus, all of that, should go to charity. Mr. Chair, there's a pending bill at the Senate now. If you could help us, it's called the PIFITA, Passive Income Financial Intermediary. So if you could help us there, that will free reduce our documentary stamps from 20% to 10%. That will definitely go po sa malaking bagay po yun to charity. Hindi na po kayo mahirapan. It's already pending here. And we will really release funds for charity. So if you could help us po doon. Okay. Sige, ako one of the author of that. Okay. So I will make sure. Na thank, from you now po, on, thank you po. Wala na yung augmentation at yung mga surplus na yan, diretso yan sa charity. Wala nang kung saan pang pwedeng gamitin. Papalitan na natin yung sistema yan. Now, pakalaw muna, kanina pa nakatingin sa akin si Ma'am Pulaay, yung 2,000 na machines, yung 2,000 na nawalan ng hanap buhay, gusto kong maibalik yun. Kawawa sila. Marami sa kanila nag-invest, mga retirees, OFWs, maliliit na tao na gustong magkaroon ng munting negosyo. Pinatay. Mamaya online, I'll deal with you. Dahil magkakaroon na ng online. So, Mr. Robles, pag-usapan natin itong 2,000 na mga outlets operators and I want them back. Sige po, Your Honor. Gagawin po namin ang paraan. Yun lang po kasing options namin, we are weighing it. Yung isa po kasing machine, 450,000, if we would continue reordering, ay masyadong mabigat yun para sa kanila. Kaya we are looking for paano hindi ho mababawi yun eh. Kaya huwag ho kayo mag-alala, Mr. Chairman. I will get back to you as soon as we find a solution. We have in a pipeline just too premature. And then we will give maybe even more than 2,000, Mr. Chairman. Ms. Evelyn Javier ng Pulaay, may sinasabi niya 450,000 ang halaga ng machine. Ano pong reaksyon nyo? Kaya naman po yan ng PCSO. Na bumili talaga if they wanted to. Di ba meron kayo na machine? So upgrading na siguro kailangan.
We consider that, Mr. Chair, we consider that tinanggihan na ho ng bagong system, hindi na ho sila mag... 25 years na po kasi yun eh, yung system na yun. So, we really have to migrate. Yung predecessor ko po at our board that went ahead of us, di na kailangan palitan. I think, nagkamali po sila sa number. Because when I ask management, they were requesting for 11,000. Ang recommendation po ng management is really 11,000. And nung na-bid out po, which and I came is already project implementation stage na po eh. They're already going. 6,500 po. Ms. Javier? Mr. Chair, yung machine po na pinalitan ng bagong PLS, hindi po siya 25 years. Kasi we started po a machine when we started nung una-una pa. Ang ginagamit po naming machine, walang monitor, yung maliit lang po siya. Na parang yun ang ginagamit po na pangbilang ng mga bumoboto. I mean, wala po siyang monitor, parang pinapasok lang po at lumalabas po yung, to my understanding po, yung machine po, which they call legacy, na dapat po sana yun ang papayagal ng gamitin. Pwede po ho yung gamitin, hindi po, yun yung ginagamit namin bago ho nag-upgrade eh. Lahat ng agents po will testify for that. Lahat kami dito sa Luzon, wala po kaming problema na kahit na po siya matagal na, nagagamit pa po namin yung machine na yon. Kahit nga hindi ho kami nag-upgrade eh, nagagamit pa po siya. Ang hindi ho talaga maayos na machine ay yung pong Pacific Online, which is nakaano po dun sa Mindanao at sa Kavismin, na dinala po rin dito. Sa Luzon, nung nagpalit po ng gobyerno, dati doon lang po sila sa Vismin. Tapos po, nung time po ni President Pinoy, they were allowed po na mag-install din dito. Yung Pacific Online po, yun ang nire-reklamo po even sa Vismin na talaga pong dilapidated na. Pero yung machine po ng Luzon, which belongs to the PGMC, kahit sino po, I will conduct, I will bring you all the agents na merong FLX po. Maayos pa po kaya yun ang nire-request po ng mga agents natin na na-displaced na pwede pa nilang gamitin yon, at kung pwede, yun po ang ilagay nila sa mga wala pa pong machine. Dahil it will take time bago po sila maka-order po eh. Mr. Robles, yung sinasabi ni Ms. Javier. Sige po, we will refer it for the technical kasi hindi rin po siya expert, hindi rin po expert. So we will refer it po for our technical kung pwede nga po yan. Kasi po, iniwan po rin kami nagra-run ng system. We have a provider po doon. So, we will defer to that po. And tingnan po natin yung validity ng sinasabi niya po. At we will get an opinion based on their study po para mahirap din. Kasi while we, ako nga po sabi ko po, at least dapat mga 8,000 po eh. But hindi po ako nang nag-decide at that time. So, we will, Mr. Chair, we will seriously look into it and study, validate yung kanyang mga observations. Okay. I would like to get the opinion of the chairman of PCSO na kanina pa nakamorto na kinig sa atin. Chairman Junikua, sir, what's your opinion? In relations po. Sa lahat na lang po. Sa lahat na lang. Pulay. And then, pangalawa po dito sa Pulay. Una po doon sa napag-usapan natin, kanina pa napag-usapan namin, integrity ng PCSO, ng Lotto Games, sorry. Well, hindi po ako technical na person at napakinggan ko po yung inyong magandang paliwanag na maaari kahit na anong computer ay posibleng ma-hack. So yung inyong pangamba, I think is a valid concern. And having said that, siguro this is an opportunity for us to really take a closer look on what can still be done to make sure na yung possibility ng hacking ay maiwasan. So, on the issue of passing legislation that will improve our flexibility so that we can increase our charity fund, very well taken po yun. At your idea of taking a look at the possibility of further improving
a very old legislation to improve the ability of the PCSO to extend more services to our needy countrymen is really very well taken. And also with respect to Poland. Yung ticket na tinayaan, edi 200 mag-abon si Taylor. Ang sweldo lamang ni Taylor kada araw is 400 yes. Or less. Yes, Mr. Chair. O kalahati agad ng kanya. E paano kung nangyari yan 3 times in a month? Edi zero yung kanyang sweldo. Ma'am Taylor, ma'am, pakibanggit po yung pangalan niyo, madam. Sinaida Salvador, sir. I'm Sinaida Salvador. Ma'am Sinaida, kayo po ay may-ari ng outlet? Taylor po lang ako. Taylor. Okay, ano po yung problema na na-encounter niyo po dun sa cancellation, ma'am? Beside po dun sa human error. Opo. Yung sinasabi na machine. Opo. Thermal, printer, at saka yung sinabi ko dun sa loob ng scanner. Loob ng glass scanner. Ano po yung scan, ma'am? Yun po yung para siyang glass na yun siya yung nagbabasa ng taya ng customer. Ano pong problema taya, doon? Yung sa card. Ano pong problema doon, Ma'am Salvador? Minsan po nagbabasa siya ng ibang amount, ibang ng draws. Nagdo-draws kahit katulad nito po. Ito. 6,700 siya. Nag-draws siya eh. Ito yung sa mga GC po ng aking... So nagtaya po siya. System 9 po to sa Lotto. Kasi nga po ang... Okay, alam ko, meron 16.6, System 7, System 8. Hanggang System 9 po. System 9. Hindi, alam ko hanggang System 8 lang. System 12 po. Hanggang System 12. Sorry. Tama. System 6 to 6 System 12. Doon sa hindi pa nakakaalam, di tumatay ng Lotto, pwede kang tumaya na hanggang 12 numbers. Yeah, 12 combinations. At kapag nakuha mo any of those 12, anim noon, panalo ka. So, sige po, anong problema dun sa systems? Ito po kasi, System 9 ang taya ng customer. Uh-huh. Ngayon, yung sa pagpasok niya ng card, nag-3 draws, kaya naging 6,720. Ah. Ngayon, walang extra pera yung customer. Hindi niya mabayaran. So, umalis na lang siya? Mm. Okay. So, abono ka? Mm. Okay. Now, kasi yung System 6, iba yung presyo noon. System 8, iba 9, po. 10, 11, 12. Iba-iba po. Okay. Kasi po, ako nakataya na ako. System 12, tumaya ko ng 12 numbers eh. 18,000. Almost 20,000, right? 20,000. So, yung System 9, 6,000 sana yun. Ang system, lumabas 6,000, pero samantalang tinatayaan na niya, anong system? Ano po ito eh? Ang System 9 is 1,800. 1,816. Nag-3 draws kasi siya. Nag-3 draws? Nag-3 draws. 1,8 times 3. Opo. Wait lang po. Okay. So, Mr. Robles, so hindi po kasalanan nung teller maging ng vendor machine error. Siyempre, umalis na lang yung vendor kasi wala siyang perang ganon. Paano natin maiwasan yun? Mr. Chair, for background, we have researched na ang policy pala in the IRR, Implementing Rules and Regulation, is that the agent will be responsible po for the cancel tickets. Meron po kami rito, we dug up. Kaya nga po, the agent will be responsible. We have to change that IRR. Kasi in this case na sinasabi ni Ma'am Salvador, hindi niya kasalanan. Nilagay niya nung vendor is nagtaya siya ng System 9 for one game lang sana. Tama po. Pero nung mag-spit na yung machine ng ticket, lumitaw doon na 3 games siya, which is 3 draws. So one, magkano pong System 9? Magkano po yung System 9? Opo. Magkano po? Anong laro po itong pinag-usapan natin? Ano po ito? 642? 642. Magkano po yung System 9 sa 642? No. Na for them, yung outlet, to cancel. Magkaroon ng ilang minuto, at least 3 or 5 minutes na, okay, nagkamali itong machine,
Of course, hindi mo babayaran to dahil mali, kakanseling ko, pipindutin ngayon niya from her end. So therefore, hindi na siya mag-abono. Yes, Your Honor. There is an existing din naman pong window. We will revise that para lang pong maiwasan lang po namin yung kasing ang nakakancel sa nakita, what we found out, ang nakakancel lang karamihan, which yung 2 and 3 digit lang po eh, medyo may indication po yun that there is something happening. Pero ongoing naman po yung review namin. In fact, talaga hong may window yan originally, except hindi niya po na-address yung ganung klaseng cancellation na hindi naman po kita sa iba. I mean, hindi po across the board. Kaya we will review that. Si AGM Arnel po is charge of gaming. Kasama po sa recommendation namin, we will revisit paano po maiwasan lang po yung kasi po kung machine, ang question po sa aming discussion, bakit po 2 and 3 digit lang po ang bulk ng nakakancel? Eh, mas mahirap po yung 4 digit at saka 6 digit. Kaya yun po ang aming dinidiscuss. And we agree there are legitimate naman po na cancellations. Yun po gawin nyo ng paraan. Kasi in this case, yung kay Ma'am Salvador, eh, 642 yung pinag-uusapan. So, hindi na po yung sa 2 digits. So, that is something na kailangan magawa nyo ng paraan. Baguhin nyo yung inyong system. Nang sa gayon, ayoko nang marinig na mag-abono pa itong mga pobre teller natin. Malit na nga lang sweldo, mag-abono pa. Ma'am Javier. Mr. Chair, I'd like to add also na sometimes po, it's not naman the machine itself. Yung pong printing, yung pong thermal, sometimes the ticket comes out po punit na. So, may problema po talaga tayo dun sa thermal din. At saka dun sa ginagamit po na play slip. No? Sometimes po, kahit sa, na... Sino po nagpo-provide ng thermal? I think po, PCSO. Okay. So, Mr. Robles, bakit po yung thermal... low quality. Tama ma'am, low quality is the right word? Yes. Eh, ang laki-laki ng kinikita, eh, plus a price reserve fund. Baka naman po, handling. Baka po handling naman. Baka din naman po handling. Kasi hindi naman ho ka-widespread yung ano namin eh. Yung mga observations niya. Ma'am Javier, handling daw or poor quality talaga? No, we never had a problem kasi po before with our payslip. Nagkakaroon po kami ng shortage. Pero kasi ngayon super nipis na po yung ano eh, yung piniprint ng PCSO. Okay, yun, sa next hearing, gusto ko po patawag COMSEC, yung thermal provider. And then we have to inspect their ano the quality of their product. And then ibabangga natin yan sa mga third party na mga thermal provider to make sure na it meets the... general standard or global standard. Thank you, Mr. Chair. Pareho sa ibang bansa. Kasi sa atin siguro baka low, very, 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 very super low quality. So gawin natin excellent quality para mapalitan natin. Who is the provider of